Chapter 10. I already had an update, bro. And you won't believe it. Bungad sa akin ni Adrian kaya mabilis na kumunot ang noo ko. Iniabot niya sa akin ang folder na naglalaman ng mga background ng taong pinaimbestigahan ko. Mabilis ko yung binuksan at ganoon na lang ang pagkuyom ng mga kamao ko. Damn it! Sigaw ko at inihagis ang folder. Kanina lang ay may nagpadala ng patay na pusa sa asawa ko. Umpisa ko at inabot sa kanya ang card na kalakip ng patay na pusa. And remembering how scared my wife is ay parang gusto kong sakali ng taong naging dahilan nun. You won't have everything, Christina. I will kill you. Yun ang nakasulat sa note na nasa kahon. Hindi ko na pinakita iyon kay Chris dahil lalo siyang matatakot. And I swear hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang mga nananakot sa asawa ko. I am really scared earlier. Hindi para sa sarili ko kung hindi para sa asawa ko. Paano kung bomba pala ang laman ng box na iyon? Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala sa akin ang asawa ko, and I will kill anyone who will hurt her. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Adrian kaya napatingin ako sa kanya. My plan is to take down everyone who tried to hurt my wife, matalim ang tinig na wika ko. Napakuyom ang kamao ko at sumulyap sa laman ng folder na nagkalat sa sahig. I will kill the bastards who will touch my wife. Kailangan na talaga nating mag-report sa pulis. This is not funny anymore. Galit na saad ni Daddy habang hawak ang sentido. Tawagan mo ang kumpare mo para matulungan tayo. Baka kung ano pang mangyari kay Christina dahil sa baliw na nagpapadala sa kanya ng kung ano-ano. Si Mommy na nakaupo sa sofa halata sa mukha niya ang pag-aalala. Dahan-dahan kong isinarado ang pinto ng library at tumungo sa may garden. Napabuntong hininga ako. I am really scared. Bago umalis si Tim ay hinintay niya munang dumating sila Daddy. Sabi niya ay may pupuntahan siya. Ayoko sana siyang umalis dahil masama ang kutob ko ngunit nagpumilit siya. I don't know. Malakas ang pakiramdam ko na may mangyayaring hindi maganda. Napatalon pa ako sa gulat dahil tumunog ang cellphone ko. Mabilis na napakunot ang noo ko. Kinuha ko iyon at sinagot. Jana, bungad ko. Sa kabilang linya. Chris, puntahan mo ako please. Basag ang boses na sagot niya kaya mas lalong napakunuot ang noo ko. Anong nangyari? Kinakabahang wika ko. Si John. Pinundol ako ng kaba at nahirapang huminga. Ano bang nangyayari? Anong nangyari kay John? Tanong ko sa kanya. Napatayo ako at napakagatlabi. Hindi ko maipaliwanang ang kabang lumulukob sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ko at nangangatal ang mga kamay ko. Puntahan mo ako please, muling iyak niya. Hindi na ako nagdalawang isip na sumagot sa kanya. Pupuntahan kita, nasaan ka ba? Tanong ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at mabilis akong lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang pundol ng kaba sa dibdib ko. Paano kung may nangyaring masama kina John? May kung anong pumipigil sa akin na huwag pumunta ngunit natatalo iyon ng pag-aalala para sa mga kaibigan ko. Pagdating ko sa bahay ni Jana ay dir-diretso akong pumasok dahil nakabukas naman ang gate. Jana, sigaw ko ngunit walang sumasagot. Nakabukas ang front door at nagkalat ang mga gamit. Jana, muling sigaw ko. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay at ganun na lang ang gulat ko nang makita ang mga patay na hayop. Oh my God! Tili ko at mabilis na napaatras. Kilit ang leeg ng pusa at aso na nakapalibot sa sala. Gusto kong maduwal at magsuka ng magsuka dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa dugo ng hayop. Mabilis akong binundol ng kaba. Nang inag ang tuhod ko at parang anumang oras ay matutamba ako. Sinong matinong tao ang gagawa nito? Si Jana. Nasaan na si Jana? Jana. Sigaw ko ulit ngunit mabilis din akong napatigil nang maramdaman ko ang malamig na bagay na nakadikit sa likod ng ulo ko. One wrong move and you'll die, wika ng boses na nagmula sa likod ko. A very familiar voice. Takot, pagkalito, pangamba at galit ang nararamdaman ko ngayon. Bakit? Anong ginawa ko? Damn it! I will kill that bastard! Sigaw ko at malakas na ibinato ang hawak kong baso na lumikha ng malakas na tunog. Calm down bro. Calm down. How can I calm down kung nasa panganib ang buhay ng asawa ko? Are you trying to make me laugh? Sigaw ko sa kanya. Nakita ko siyang umiling ngunit hindi sumagot. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang sentido ko.
I was about to go earlier but then tumawag sa akin ang daddy ni Chris. According to him ay nawawala si Chris. Hindi daw siya nagpaalam na aalis. They tried to call her phone at may sumagot daw pero isang tili ang narinig nila. I am damn worried. I am sure nasa kanila ang asawa ko. Those bastards, kahit isang galos lang ang makita ko ay papatayin ko sila. Saan ka pupunta? Tanong ni Adrian nang maglakad ako palabas ng bahay. Hindi ko siya pinansin. Sumakay ako sa kotse ko. At pinaharurot iyon. Hindi pa ako kinabahan ng ganito sa tanang buhay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa asawa ko. I will kill them first. Kahit nahihilo ay pinilit kong imulat ang mga mata ko. Konti lang ang naaaninag ko dahil umiikot pa ang paningin ko. Madilim. Nakakasuka ang amoy, pinikit-pikit ko ang mga mata ko hanggang makapag-adjust ang paningin ko. Where am I? Puro pader lang ang nakikita ko. May mga gamit kagaya ng kartilya, mga kahoy, bakal at mga paso. Gising na pala si Sleeping Beauty, tinig na. Nakapagpaalala sa akin ng nangyari. Nasa bahay ako ni Najana. Magulo, may patay na hayop, masangsang ang amoy at nakakasuka. Umatras ako hanggang marinig ko ang boses na yon. Gusto kong lumingon at kumpirmahin ang hinala ko ngunit may pumalo sa ulo ko. Bago ako mawala ng malay ay isang pares pa ng paa ang nakita ko. Hindi ko nakita kung sino. Napabalik ako sa kasalukuyan nang mula sa likod ko ay lumitaw ang kahuli-hulihang tao na pag-isipan ko ng masama. Ikaw, gulat na bulalas ko, the one and only, aniya na yumukod pa. Bakit? Puno ng sakit na tanong ko. Parang biglang nanikip ang dibdib ko nang inisyon niya lang ako at tawanan. Nang hindi siya sumagot ay muli akong nagtanong kahit na natatakot ako sa maaari niyang isagot. Ikaw din ba ang nagpapadala ng mga death threat sa akin? Lakas loob na tanong ko. You got it right, brat. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinagot niya ako na mas lalong nakapagpalito sa akin. Bakit anong ginawa ko sa kanya? Bakit gusto niya akong patayin? Si Jana, anong ginawa niya kay Jana? Bakit John, bakit? Puno ng sakit na tanong ko. Siya ang kahuli-huli ang taong paghihinalaan ko. Kapatid, kaibigan at ang tagapagtanggol ko. Pero bakit? Bakit John, bakit? Puno ng pagtatakang wika ko. Wala akong pinakitang masama sa kanya. I treated him like a brother at ni sa hinagap ay hindi ko siya pinag-isipan ng masama. Umiling-iling si John at kunway natatawa sa tanong ko. Bakit? Tanong niya na pinalobo pa ang pisngi gamit ang dila. Ham, sabihin na lang natin na mapapakinabangan kita. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ko. Inilabas niya ang baril na mula sa likod niya at ginamit iyon sa pagkamot sa ulo niya. Kinabahan ako. Hindi siya ang John na kilala ko. He's a different person. Alam mong gusto ko si Jana. Gustong gusto ko siya pero nasaktan ang pinakamamahal kong Jana dahil sa'yo. Sigaw niya at mabilis na itinutok sa akin ang baril niya kaya nahigit ko ang hininga ko. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Puno ng kalituhan na wika ko. Tumawa siya at kinuha ang kartilya. Ganun na lang ang gulat at takot ko nang makita kung ano. Ang nasa loob. Anong ginawa mo kay tita? Gulat na wika ko nang makita ang dagwang babe na nakasakay sa loob yun. Gusto kong maduwal. Nilalangaw na ang katawan at sobrang baho ng amoy. Marahil yun ang naamoy ko kanina pa. Gusto kong takpan ang ilong ko ngunit nakatali ang mga kamay ko. Tita Leila, mami siya ni Jana pero ano ang ginawa niya kay Jana? Lagi niyang sinasaktan and to get my revenge I killed her, aniya na tumawa at hinaplos pa ang pisngi ng bangkay. Basang-basa na ang mukha ko ng luha. Takot at pangamba at awa ang nararamdaman ko. Ngayon, John needs psychological help. Wala na siya sa katinuan. Itigil mo na ito, John. Parang awa mo na. Pakiusap ko sa kanya. Wala akong maisip na. Dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Wala. Akong kasalanan sa kanya. Why would I? Kaya nasasaktan ng ganito si Jana ay dahil sa'yo. Dahil sa inyong lahat. Sigaw niya at mabilis na tinadyakan ang kartilya kaya tumilapon ang bangkay sa paanan ko na nakapagpatili sa akin. Napapikit ako. I can't take it anymore. Team, help me please. Please John, pakawalan mo na ako dito. Wala akong ginawa kay Jana. Kaibigan ko siya at importante siya sa akin. Importante kayo sa akin. Tumawa siya ng malakas at pinaikutan ako.
Importante. Huwag mo akong lokohin, Christina. Walang importante sa'yo kung hindi ang sarili mo. Hinawakan niya ang buhok ko sa likod at itiningala sa kanya. Jana is crying, pinakaayokong nakikita siyang umiiyak. That's why I'm doing this. I will protect her. Aniya kaya napakunuot-nuo ako. Saan mo dinala si Jana? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo, saan ko nga ba dinala ang prinsesa ko? Parang baliw na tanong niya. Marahas niyang binitawan ang buhok ko at muling tumungo sa harapan ko. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Dahil iyon sa asawa mo. Sigaw niya kaya natigilan ako. Dahil kay Tim. Hindi makapaniwalang tanong ko. Timothy. Unang kita pa lang sa kanya ni Jana ay nagkagusto na siya sa asawa mo, umiling na wika niya. Si Jana, may gusto kay Tim. Puno ng pagtataka ko siyang tinignan. Hindi ko siya masundan. Hindi ko masundan ang sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ko habang malakas ang tambol ng dibdib ko dala ng kaba. I need time. I need to do something to escape. Kailangan ko siyang lansingan. Tumawa siya ng pagak at nagpatuloy. 2 years ago ay nakita ni Jana si Tim sa harap ng school natin. He was standing with all his might na parabang hari. That day ay sinabi sa akin ni Jana na may gusto na siyang lalaki. I saw that man. Araw-araw nasa harap ng school. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin sa mga sandaling leon? Gusto kong patayin ang Timothy na yan. I want to kill that bastard. Sigaw niya. Napuno ako ng pagtataka at pinanatili sa isip ko ang tanong na gumugulo sa akin. Bakit naman magpupunta si Tim sa school namin? At the night of the party nang sinabi niya na asawa mo siya ay gusto kong matuwa dahil malalayo siya kay Jana, pero hindi siya nakalimutan ni Jana, she stalked her day and night. At nang malaman niya na kasal na kayo ay umiyak siya ng umiyak. Do you know how I felt that time? She's crying in front of me because of that damn bastard. Sigaw niya sa mukha ko at marahas na hinawakan ang panga ko. Walang alam si Tim. Wala kaming alam sa nararamdaman ni Jana, kahit hirap ay pinilit ko pa ring isatinig iyon. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ko na nakapagpamanhid sa kabilang parte ng pisngi ko. It hurts badly. Walang alam. Ayaw mo lang malaman dahil makasarili ka, sigaw niya. Hindi ako makasarili. Ikaw ang makasarili. Kung mahal mo si Jana, hindi mo gagawin lahat ng ito, John. Wake up. Hindi ganyan ang pagmamahal. You're funny, Chris. Mamahalin ako ni Jana kapag nawala ka. Sa palagay mo, bakit kita nagawang dalhin dito? I cannot do it on my own, nakangising tanong niya. Kinabahan ako sa naisip ko. Hindi, nagbibiro ka lang. Sigaw ko sa kanya, nang maisip ang pinapanto niya. Bakit naman siya magbibiro, sis? Mula sa pinto ay lumabas si Jana. Walang kahit na anong galos. Nakangiti siyang lumapit sa akin at hinalikan pa ang pisngi ko. Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Jana. Yes, my dear. Kami ang nasa likod ng threat sa'yo. Piruin mo yun, hindi mo kami pinaghinalaan. How stupid and gullible you are. Ang sarap mong paikutin sa kamay ko, aniya na puno ng galit sa mga mata. Jana, itigil niyo na ito. Wala kang mapapala sa mga ginagawa niyo. Mali ka, Christina. Kapag namatay ka na ay mapapa sa akin si Tim. Magiging masaya kami ni John. Sigaw niya sa akin. Betrayal and pain. This two feeling is enough to kill me right now. Bakit? I thought we are friends. Akala ko totoong kaibigan sila. Pero bakit ganito? Naninikip ang dibdib ko at mariing kumuyom ang mga kamao ko. You're greedy. Sigaw ko sa kanya at bumaling kay John. Can't you see? Ginagamit ka lang niya para makuha niya ang gusto niya. Wake up, John. Hindi kanya, isang malakas na sampal na mula kay Jana ang pumutol sa sasabihin ko. Wala kang alam, Christina. Kailangan mo lang namang mamatay para wala nang sagabal sa sigaw ni Jana bago sabunutan ang buhok ko patingala sa kanya. Without you, matatahimik kami ni John at magiging akin si Tim. I will comfort him to your lost, nakangiting wika niya. You're crazy. Sigurado ka ba dyan sa lead mo? Kinakabahang tanong ko kay Adrian. Meron na siyang natanggap na lead kung nasaan si Christina, earlier I went to the office. May bagong ibinalita sa akin si Brill. Ang mga taong pinaimbestigahan ko kay Adrian ay mga kaibigan ni Chris. At ayon sa imbestigasyon ay lulong ang dalawa sa drugs.
Ang mga pinalakad ko naman kay Brill ay tungkol sa flower farm. Ang mga bulaklak na ipinadala kay Chris ay galing sa isang flower shop. Nakita ko ang logo ng flower shop sa tato ng lalaking hinabol ko noong nakaraan. I didn't ask Adrian for this dahil gusto kong matapos niya agad ang investigasyon sa dalawang yun, I want him to dig deeper with my wife friends at tama nga ang hinala ko. Those two were related to a new resto bar that was under surveillance. Ang mga alak na siniserve nila ay may halong drugs. It was to make the customer high at mas lalong malango ang mga ito sa bisyo. Pinuntahan na din namin kanina ang bahay ni Jana, and to my surprise puno ng larawan ko. Ang kwarto ng Jana na iyon. The old pictures were taken 2 years ago in front of their school. I am sure, wika ni Adrian at ipinakita pa sa akin ang CCTV kung saan nakuhanan ang kotse ni Jana sa highway. Let's go, wika ko at mabilis na tumungo sa sasakyan ko. Wait for me wife, I'll save you. Yes I am crazy, damn crazy and I want to kill you now. Sigaw niya na mabilis kinuha ang baril mula kay John at itinutok sa akin. Kinabahan ako. For a moment I closed my eyes and wait for her to pull the trigger. It might be the end. Ngunit ilang sandali na ang nakalipas ay wala akong narinig na putok ng baril. I slowly open my eyes. She's still pointing the gun at me and smirking like a devil. Tumawa siya ng malakas at nakakakilabot. Scared my dear. Nakatawang tanong niya kaya mabilis na nanlisik ang mga mata ko. Ano na kaya ang ginagawa ng mga magulang mo ngayon? Maybe they are already alarmed. Si John na lumapit din sa akin at inakbayan pa si Jana, kumunoit ang noo ko. Anong ginawa mo? Kinakabahang tanong ko. I just alarmed them. Tumawag sila sa phone mo kaya sinagot ko at tumili ng malakas na malakas. Para hindi ako mapaghinalaan. Nakangiti siya at tila proud na proud siya sa ginawa niya. Siguradong nag-aalala na ang parents niya at si Tim. Hahanapin ka nila pero hindi ka nila mahahanap dahil mamamatay ka na. We will throw your body together with this trash in a remote area. Mabubulok kayo doon at pagpipiestahan ng mga insekto at hayop. Ani John na sinipa pa ang katawan ng walang buhay na ina ni Jana. I swallow hard. Paano nila nagagawa ang ganitong kademonyuhan? They are crazy. Mahahanap ako ni Tim and he will save me. Puno ng kumpiyansang wika ko kahit sa loob-loob ko ay dinadaga na ang dibdib ko. Paano kung mahuli si Tim? Hindi kanya mahahanap. Not now. Never. Sigaw ni Jana ngunit tinignan ko lang siya. Do you think Tim will love you? Tanong ko na puno ng kaseryosohan ang anyo. No Jana, you're wrong. Tim will never fall for you dahil baliw ka. Patuloy ko sa matigas na boses. I have faith with Tim. I trust him. Ililigtas niya ako. And these two, I pity them. Sa kagustuhan nilang masaklian ang pagmamahal nila sa isang tao ay nagpakademonyo sila. That's not love. Love is something good, not selfish. They are blinded by their selfish love. How dare you? Isang sampal ang muling tumama sa mukha ko ngunit wala na akong maiyak. Namanhid na ang pisngi ko at namanhid na din ang sakit sa puso ko. I love them more than a friend but they betrayed me. I am not mad dahil mas lamang ang awa para sa kanila. Sisiguraduhin kung akin lang si Tim. Kung hindi siya mapapasakin, papatayin ko din siya as simple as that. And John here will help me. Right honey? Nakangiting wika ni Jana. Of course. Anything for you. Hindi ko na nagawang sumagot dahil sa pagsabog sa pinto. Hindi naman malakas ang pagsabog ngunit sapat na upang masira ang pinto. Sabay-sabay kaming napatingin doon. Naging mabilis ang pagkilos ni John at mabilis niyang pinaputukan ang nasa pinto. Hindi ko makita kung sino iyon dahil madilim. Pero ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Isang malakas na hampas ang tumama sa likod ng ulo ko na unti-unting nagpawala ng aking malay. But before I totally collapse I still managed to utter his name. Tim. 3 years later. Mama. Mabilis akong napalingon sa anak kong tumatakbo patungo sa akin. I saw my mommy smiling at me. Nasa front door siya habang ako naman ay kakapasok ko pa lang sa gate. And this little girl is running towards me. I smiled as I welcomed her in my arms. Hi baby. Wika ko at hinalikan siya sa pisngi. How was your day?
Tanong ko sa kanya. Magtatatlong taon na siya ngayong taon and she's a smart kid. Magdadalawang taon pa lang siya noong natuto siyang bumilang. At ngayong magtatalong taon na siya ay tuwid na siyang magsalita. At marunong ng bamasa. She's very smart. I'm fine mama but where's dada? Tanong niya sa akin kaya pinisil ko siya ng bahagya sa pisngi at binuhat papasok sa loob ng bahay. He's still outside. Kinuha lang ang mga gamit namin. I answered her and faced my mother. Hi mom, saad ko sa kanya at mabilis na binaba si Fran. Hi anak, mabuti naman at maaga ka ngayon. Tapos na ba ang photoshoot? Tanong niya habang sabay-sabay kaming pumapasok sa loob ng bahay. Yes, maagang natapos dahil wala yung isang client namin. They postponed the shoot. Sagot ko at binalingan ang anak. Baby punta ka muna kay Yaya, sabi ko at sinenyasan ang taga-alaga. Niya nakunin siya sandali. You look tired anak. Why not take a break? Sa loob ng 3 taon ay wala kang ginawa kung hindi magtrabaho. I need to earn money. Para hindi ako umasa sa perang pinapadala ni, I stopped and take a deep breath before I continue. Ni Tim, wika ko at naupo sa sofa. Anak 3 taon na ang nakakaraan. Why not talk to him? I smiled bitterly. Paano ko kakausapin ang taong ayaw magpakita sa akin? Mapait na. Tanong ko. 3 years. After the kidnapping ay hindi ko na nakita si Tim. I tried to ask the people who helped me escape that day ngunit wala silang maisagot. I also tried to talk to his brother which is Adrian but he was silent. Ang sabi niya lang ay umalis si Tim ng araw na makidnapped ako. And after that incident I learned that I am pregnant. Ang hirap ng pinagdaanan ko habang ipinagbubuntis ko si Fran. Araw-gabi akong umiiyak. I suffered depression. Minsan ay magigising na lang ako sa gitna ng gabi at iiyak. I am asking myself what happened. Bakit iniwan niya ako? I am looking for Tim lalo na sa araw na hirap ako sa paglilihi. And I am so stupid to leave a voicemail for over a month and hoping that he might hear that and come back to me. Walang ano-ano ay iniwan niya ako ng walang dahilan. My parents doesn't believe that he did that dahil nakausap daw nila si Tim at ito pa ang nagplano na kumilos upang mailigtas ako but how can I believe that kung noong araw ding iyon ay hindi ko siya nakita. After they saved me ay kaagad nila akong dinala sa malapit na hospital dahil sa pagkakapalo sa ulo ko. Pagkagising ko kinabukasan ay una kong hinanap si Tim ngunit wala siya. That was also the time that I learned I am pregnant. I am happy but a part of me died knowing that stress isn't there. Sa loob ng 1 buwan ay namigata ako sa pag-iwan sa akin, sa amin, but then I tried to move on. For me and for my baby. Naging maayos ang pagbubuntis ko. John and Jana. John is dead while Jana is in a mental institute. Tuluyan na siyang nabaliw and I pity her.